Matapos ang dalawang matagumpay na reunion, dinaos ng dating PBA team ang Toyota Comet sa kanilang pangatlong pagtitipon sa Makati City noong nakaraang Biyernes, April 28. Ang pagkakaiba sa nasabing pagtitipon na kasama ang ilan sa mga dating miyembro ng CRISPA Redmanizers sa isang bihirang pagsama-sama, isang malaking hakbang sa pinaplanong reunification ng dalawang legendary PBA teams. Narito si Brian Yalong para sa detalye. Muling nag-reunion ng Toyota ngayong gabi, pero ang pagkakaiba, kasama po ang kanilang rival, ang CRISPA Redmanizers. Kahit tatlo lang ang dumalo, ano kaya ang pinag-usapan nila? Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ang mga dating manalaro ng Toyota at CRISPA nitong Biyernes sa Makati. Isa tong malaking hakbang sa planong reunification sa pagitan ng dalawang legendary rivals na matagal na pinaplano. Siyempre, masaya kami dahil napaon lang ka ng ating mga kaibigan sa kabilang panig ang aming paanyaya na sila ay makapiling namin sa gabing ito. Hindi upang maglaban ng basketball, kundi upang muling magkasama at maalala ang aming mga nakaraang kasaysayan sa PBA. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing okasyon para sa panig ng Toyota ay sina dating Toyota coach Dante Silverio, 1976 PBA Rookie of the Year Gil Cortez, four-time MVP Ramon Fernandez, Pompong Segura, Emerito Legazpi, Edward Camus, Paul Herrera, Ed Cordero at Ulysses Rodriguez. Sa panig naman ng CRISPA, si Atoy Ko, Philip Cesar at Freddy Hubaldi ang nakarating. Talagang siyempre at this point in time, in our age, pagka nagkakaroon reunion, nakikita kayong mga dating mga kaibigan, masaya. Maski na pag nakita mo yung dating mga kaibigan sa media, masaya rin eh, di ba? Ngayon, I reach out to the Deploro family. Pero ngayon, very positive naman ang response na they're willing na to have one. Or kaya, only this afternoon, I was talking to the granddaughter na they're interested. Kaya, actually, I was inviting them to come in this party. Kaya sabi na medyo nahihiya eh. Pero sabi ko, after this one, I'm going to relay all the messages kung anong plano para sa kanila. Kaya para sana matuloy yung grand reunion. And then, hindi lang tayo magiging masaya. Palay ko, yung buong bansa magiging masaya pag nakita yung... Kasi alam naman natin na yung CRISPA Toyota. Kung wala yung CRISPA, wala rin Toyota. Wala yung Toyota, wala rin CRISPA. Narinig ko na yun. Sabi ko yung ganung idea. Sabi ko maganda yun dahil hindi lang talaga sa ano sa yung rin yung Toyota o rin yung CRISPA. Ito, ibang klase ito yung magkasama yung Toyota sa CRISPA. So talagang sa akin, talagang sabi ko, interested ako dyan. Na overwhelm ako sa nangyari. Kaya ako sumipot. Sabi nga ni Atoy sa akin, kailangan na pare, ano tayo dyan, yung rivalry natin, isasabihin natin. Okay lang yung kako pare, pero unification is, wala na yung mga nakaraan. Nakaraan is tapos na. It's over. Di ba? So, yun na yun. Bukod sa mga dating manalaro ng dalawang koponan, dumalo din si PBA Commissioner Willie Marshall, Coach Arlene Rodriguez, at dating assistant manager na si Fred Motos. Parang namamangha pa rin ako, pare. Namamangha pa rin ako na sa-shock pa rin. Parang, di ba, ito pa rin sila kahit nakita ko ng araw. Tapos sabi ko nga sa kanila eh, parang kondisyon pa kayo. Ako ang hindi kondisyon eh. Iba, talagang... Nakakatuwa, honest, totoo yun. Tinanong sa akin yun, may reunion ng CRISPA Toyota. Ano yan? Boss, maglalaro sila? Baka hindi na kaya maglaro ng mga yan. May mga proyekto kami. Kausap ko nga si Nail, si Natoy, may project tayo. Sabi ko, huwag lang isa. Ipagsunod-sunod din natin yung project, tingnan natin. At kailangan ko kayo sa 50th anniversary natin. Sa next 2 years, 50th anniversary, talagang... Kailangan magsama-sama po tayo doon. Yung PBA sa kanilang... kasi dati, hindi ka pwede gumamit ng PBA logo kasi pag-aari ng PBA. Nung naging commissioner ako, pinayag ko, hindi. Totoo naman eh. Sila nagsimula ng PBA. Sila ang bumuhay ng PBA. Malaki ang utang na loob natin sa mga to.
Kaya ito, binabalik lang natin na yung mga kagandahan na ginawa nila sa atin. Matapos ang ilang taon ng girehan sa basketball court, ibang klaseng pagtitipon ang binabalak ng mga icons ng dalawang koponan. I'd like to make mention that yung mga ating mga arch rival mga before, of course, increase pa, especially to Ate Clo, Freddy Ubalde, and Philip Cesar na they grace the occasion. Para at least talaga mabuo na ito because we're planning on a bigger thing, a bigger event this coming December for the grand reunion of Toyota and Crispa. Hopefully, we can do that in December. Matapos ang ilang dekada ng kanilang pag-iiral sa court, nagtipon muli ang Toyota at Crispa ngayong gabi para pag-usapan ng isang grand reunion. Ang tanong lang, kailan kaya ito? Brian Yalong, PTV Sports.